And above only. Keep it fun. Game responsibly. Experience the thrill and excitement. Sign up and play online casino, e-bingo, and sports betting at bet88.ph. Bet88. Ibang swerte to. Kakaloka! TT in the morning! TT? Ang aga-aga ha. May hindi maamin? Ilabas mo na yan sa akin. TT in the morning mo na yan. Bell, Toby in the morning! TT! Hell Toby! Same, same, pero iba. We are number one, 06.7 Energy FM, Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Energy! Oras sa mga kabuluan, Pangga Checker Time. It's now 6:24 on the clock. Good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro, and Mega Manila. Yan, at hello din sa mga pangga nating tamad na tamad ngayong kumilos. Yes, ipagpatuloy mo pa yan. Pagpatuloy mo pa yan dahil malilate ka na, oy. Oo. Ilang oras na lang, ilang kembot na lang, nako. Magsa-start na ang shift mo. At syempre, Tuesday pa lang naman yun, no, pangga. Oo. Kaya naman kaway-kaway sa mga pangga natin dyan na Monday pa lang, no, ay nako, pagod na kagad. Di ba? Yung tipong napakadaming demand sa trabaho, napakadami kagad ginagawa, Monday na Monday pa lang. Kaya naman ngayon, pagsapit ng Tuesday, no, ay naku, wala na kayong enerhiya, di ba? Nakakalungkot, no? Oo. Pero syempre, kailangan mo pa rin gawin at kailangan mo pa rin tapusin kasi nga naman, kailangan natin ng pera. Yes! May diin talaga dun sa pera, no? Kasi nga naman, need na need talaga natin ng pera. Diba? Para sa mga pera dyan, may pera pa ba kayo? Ako kasi wala na eh. Wala ng budget, no? Kaya naman kaway-kaway sa mga kapwa ko pets sa Dipeligro. Hello po sa inyong lahat. Good morning, good morning, good morning. At syempre sa mga pangga naman natin dyan na gustong kumawala, no? Oo. Hindi kumawala sa kanilang mga asawa, no, kung hindi kumawala lang sa buhay-buhay, o sa mga problema, di ba? Sa pagod, sa trabaho, di ba? Lahat-lahat na, di ba? O, yung tipong gustong pumunta ng bundok, gustong pumunta ng beach, di ba? Para nga naman eh, makapag-relax, di ba? Yun yung masarap doon. Yung relaxing part, di ba? Tapos ano eh, magiging parang for the meantime, no, magiging nature lover ka, no? Isipin mo, nandun ka sa isang beach, no? Tapos naririnig mo lang yung mga alon. Tapos kasama mo syempre yung special someone mo, di ba? Or hindi naman kaya, mag-isa ka lang, di ba? Kung introvert ka, kung gusto mong mag-isa ka, eh di mas okay, di ba? So ayun, isipin mo, no? Imaginin mo na nandun ka sa place na yun, no? Na kung saan, happy place, kalmado lang ang ulap, kalmado ang dagat, di ba? Ang sarap-sarap, di ba? Tapos yung dampi sa'yo ng hangin, no, ay talaga nga namang nakaka-relax, di ba? Kaya naman, go ahead, no, i-book mo na ang iyong ticket papunta dyan sa beach na yan. Oo. Mag-book ka na rin ng tutuluyan mo para nang sa ganun, di ba, makapagliwaliw ka na, di ba? Oo. Para nga naman, eh, makapagpahinga ka na, di ba, ma-rejuvenate, di ba, yung sarili mo mismo. Oo. Ang sarap. Kaya naman, go ahead, kung meron ka namang extra budget, no? Mag-book ka na, budulin mo na sarili mo, no? This is your sign, no? Pumunta ka na ng beach, pumunta ka na ng bundok, umakyat na kayo, mag-hiking na kayo, no? Lahat-lahat na.
Oh, kung meron kang pera pang batanis, magbatanis ka na. Pero balita ko, mahal daw doon. Mag-iipon-ipon muna ako or hindi naman kaya. Mag-aanap lang ako sugar mommy. Etos! Anyway, good morning sa mga pangga natin dyan, no, na nagko-commute. Hello po sa inyong lahat. No? Good morning din sa mga pangga natin dyan na talaga nga namang healthy living. Yes! Kasi nga naman, health is wealth. Kung wala ka naman pera ngayon, no? Eh di dapat mas payamanin mo na lang ang kalusugan mo. Kaya naman magtika na ng MX3 Plus with L-carnitine and CoQ10. Ayan. Bawat MX3 capsule ay nagtataglay ng Alpha Mangosteen, Beta Mangosteen at Gamma Mangosteen. Ito yung mga sangkap na nakakatulong at hindi nakakasama sa ating katawan at kalusugan. At syempre, kaya naman plus, dahil may dagdag benefits ng CoQ10 at L-carnitine. So, Baby Toby, ano ba yung CoQ10 na yan at L-carnitine? So, sige, since matalino tayo ngayon at nakapula ko ngayon, di ba? Ipapaliwanag ko yan sa'yo. Oo. Panggang coenzyme Q10 or CoQ10 ay isang uri ng supplement na kailangan ng ating katawan, lalo na at nagkakaedad tayo. Tulong to para sa malakas na heart muscle fiber. At syempre ang L-carnitine naman ay isang uri ng protina na tumutulong sa maayos na metabolism o panunaw. Oh, now you know, ha? Kaya naman para sa iba pang katanungan, bisitahin ang kanilang website na mx3ph.com or tumawag sa kanilang hotline na 0918-888-8693. Kaya naman dito na tayo sa tunay, natural at original MX3. Diba? Oh, wala kang pera. Payamanin mo na lang kalusugan mo. Diba? MX3, the best. At syempre, good morning din naman sa mga pangga natin dyan na kasalukuyang humihigop ng kape, no? Katulad ko. Nagkakape ako ngayon, actually. Pero ayun, inaantok pa rin talaga ako. Wala nang epekto sa akin yung kape. Oo. Wala na siyang epekto ngayon kasi parang magpapagising nilang sa akin ay yung PM ng crush ko. Yung good morning sa akin, di ba? Yung paramdam niya mismo, di ba? Eh, kaso nga lang, wala. X tayo kay crush. May gustong iba si crush, eh. Diba? You feel me? Oh, I feel you too. Ay, nako. Sabi ni Alvin, in fairness, effective yung sinabi mong ikuskos yung Dragon Ball sa may flash ng CR. Langya kayo. Well, actually, totoo nga naman talaga yun, di ba? Effective kasi yun. Oo. O, ngayon, may natutunan kayo sa akin, ha? O, para sa mga lalaki dyan, no? Ngayong umaga na ito, o, alam na. Kapag, di ba, kapag umaga, di ba? Kapag umaga, di ba, meron tayong ano? Oo, ayun na yun. So, syempre, pupunta tayo ng ano, ng CR, di ba? Medyo mahirap. Oo. So, ngayon, yun yung trick doon, di ba? Yung sinabi ni Alvin. Hindi naman ikuskos, no? Idikit mo lang. Charot! Ay, nako. Anyway, good morning din kay Bianca. Maylee, hello. Kay Leia, sabi niya dito, come mag-hiking sa Alberta, Baby Toby. Maraming mountain dito sa Banff? Tama ba ako? Gusto ko sana, oo. Gusto mo mag-hiking dyan. Kaso nga lang, tsong, mahal ng ticket eh. Tsaka wala akong matutuluyan dyan sa Canada. Ay hindi, meron din naman pala, kaso nahihiya ako. O, yung kababata ko dyan sa Canada, no? So, si Jasper Monton. O, hello. Kaso nahihiya ako. Aamponin nila ako for how many days, di ba? I'm so shy. Ayun o, good morning din kay Elizabeth Corpus. Hello po. At sa mga pangga naman natin dyan na gusto pang manood, no, sa ating Facebook Live, pumunta lang kayo sa NRG FM 106.7 at live na live doon si Baby Toby, okay? Para nga naman ang sagunin eh, makita mo naman ang itsura ni Baby Toby, no? Oo. Medyo pagaling na naman ako sa aking sipon, no? Pero ayun, meron pa rin naman. Medyo ngongo pa rin naman ako ngayon, no? At ang hirap-hirap pa rin talaga magsalita, no? Lalo na kagabi. Kahapon,
Naulanan na naman ako, di ba? Oo, eh, kasi wala kasi ang dalang payong eh. Ganoon kasi kami mga lalaki, no? Karamihan sa amin, di ba? Di kami nagdadala ng payong. Bakit? Kasi nga naman, astig kami. Di ba? Matigas kami, di ba? So, ayun. Hindi kami nagdadala ng payong, di ba? Eh, kasi naman, wala kasi pumipilit sa amin na magdala kami ng payong, eh, di ba? Walang nag-force, di ba? Kapag single ka kasi, di ba? At umuulan, no, may sakit ka, kailangan dapat may nag-force sa'yo ng isang bagay, di ba? Like for example, ayaw mo uminom ng gamot, di ba? Pero kapag may jowa ka, makakainom ka ng gamot. Bakit? Kasi may magpapaalala sa'yo. May mag-force sa'yo na uminom ka ng gamot, di ba? Eh kaso kapag single ka, wala. Eh di, isipin mo lang, ayan. Oh, wala naman magagalit, di ba? So, ganun lang din naman yon kapag umuulan, di ba? So, since kami mga lalaki, ayaw namin nagdadala ng payong kasi nga naman, medyo hassle, di ba? Bulky sa bag, di ba? At medyo astig na rin naman kami. Hindi kami nagdadala. Pero, ngunit sa balit tapwat, no? Kapag may nagsabi sa amin, nahoy, magdala ka ng payong, no? Ay, naku, magdadala kami, di ba? Kapag may nagpo-force at kapag may magagalit, kapag hindi kami nagdala ng payong. Ganun yun. Diba? Kapag single, ay, kaya mo lang buhay mo. Buhay mo naman to. Kagaling din naman ako. Oo. Mas maganda kasi pag may pumipilit sa'yo. No? Oo. May nagagalit. Ay, nako. Sabi naman ni Bianca, Baby Toby, paano ba magpapansin sa crush? Eh, di PM mo ng IPM. Oh, paringgan mo, di ba? Elizabeth, sabi niya, always watching from Bataan. Hello po sa inyo dyan sa Bataan. Good morning. Sabi naman ni Malam, Alden, kamusta? Okay lang naman po ako. Oh yeah, ano ba? Naniniwala na ako, konting push na lang. Jolina T, hello, good morning. Kay Maraya, sabi niya, panay ka ganyan, mag-jowa ka na kasi. Eh, paano nga gagawin ko? Wala nga akong ma-jowa. Gustuhin ko man, pero wala talaga eh, di ba? Yung crush ko ayaw sa akin, di ba? So, paano? Ano gagawin ko? Ha? Sana, no, in a snap, no, pag nag-snap ako, pwede na akong magka-jowa eh, di ba? Eh, kaso hindi eh. Di ba? Ngayon, eto ibabalik ko, no? Panay ka rin naman ganyan, no? Na nagsabi sa akin na mag-jowa na ako. Wala ka namang nirereto sa akin. Diba? Paano ako magkaka-jowa? Diba? Magreto ka kasi para magka-jowa ako. Ganun kasi yun. Ay, naku. Hello din kay Raymart. Ayan, sabi niya, watching from Bulacan. Good morning sa inyo. Hello din kay Mark Lawrence. Bidon or badido, badiyon pala. Bungol. Single lang ah, bungol pa, di ba? Ay, nako. Anyway, sabi pa niya dito, pa-shoutout naman po, Boss Toby, sa Anatomic Drifting Department. Hello po sa inyo dyan, kung ano man yun, no? Oo. Kung ano man yung drifting department na yan, good morning po sa inyo lahat. Diba? Yung gusto kong gantong angle. No? Parang ang cool ng buhok ko, di ba? Tapos, Parang kamukha ko talaga si Alden dito. Basta na lang, daya mo ng ganyan, ha? Okay. Sabi ni Alvin, yung pinsan ko na lang, bayaw. Uy, pwede rin naman. Yeah. Reto mo kasi, di ba? Sabi ni Bianca, mabuhay ang mga sinisipon. Yes, sinisipon pero single, di ba? Salamat, ha? Ayun ako. O siya, eto na. Ipasok na natin ang ating sender dito sa TT in the Morning. Oh yeah, TT in the Morning. Why? Ang aga-aga ha. Tell Toby in the Morning. So edi ayun na nga. Sabi ni Mariah, parang kamukha mo si Alden. At least, di ba? Parang, oh. May chance, di ba? Ay, nako. Good morning din sa mga pangga natin dyan na iniwan ng kanilang ex, no?
Tapos, sa isang iglap, no, parang nagbago yung tingin nila sa kanilang ex. Oo. Kaya naman, ito ang mensahe sa atin, no, ng pangga nating si Joanne. Yes, hindi na gano'n. Hindi nagpatago ng pangalan, di ba? Malakas. O, kaya naman, sa mga may ex dyang Joanne ng pangalan, no? Alam na this. Malay mo, ikaw na yon, di ba? Sabi niya dito, "Good morning, baby Toby. Ganon pala talaga kapag natauhan ka, no? Biglang pumangit sa paningin mo ang ex mo. Pag pala di ko na mahal, doon pumapasok yung pagsisisi. Like, bakit ako nagpakatanga? At binigay ko pa sa kanya lahat-lahat ng gusto. Siyempre, sunod dito, sunod doon. Tapos ayun, lolokohin lang ako. Chong, guwapo ka." Ayun lang naman, baby Toby. Gusto ko lang naman tong ilabas sa iyong programa. Maraming salamat, Joanne. Ang tibay mo. Panis, di ba? Walang tago-tago ng pangalan. Joanne kung Joanne talaga eh, no? Kaya naman, kay Joanne, no? Oo. Congrats dahil naka-move on ka na, di ba? Oo. Congrats dahil nasabi mo na yung ganyang bagay at nagsisisi ka na. Siguro isa yan sa mga ano, no? Isa yan sa mga palatandaan na kung saan eh naka-move on na yung isang tao, na kung saan eh akala mo eh bakit ko 'to ginagawa? Yun na yung naiisip mo eh, no? Na eto pala ako dati. Bakit ko 'to ginawa sa kanya? Nagsisisi na ako. Oo. Sabihin na natin ano, hindi ka na papangitan eh, 'di ba? Naumay ka lang. Yun lang 'yun. Oo. 'Di ba? Kasi dati naman eh, okay na okay sa 'yun eh, 'di ba? Gwapong-gwapo ka sa kanya, 'di ba? Oo. Siguro ang nangyari na umay ka lang. Yun lang 'yun. Oo. Ang sama, parang pangit naman kasi pakinggan nung ano. Pangit na ako sa boy, sa ex ko, no? Oo. Nagwapuhan ka rin naman dun. But who knows, no? Ikaw yan, di ba? Kung ano yung opinion mo, that's it, no? Kung ano yung paningin mo, yun na yun. Oo. Kung pangit siya, edi pangit, di ba? Pero yun na nga, oo. Pero dumating pa rin talaga sa point na minahal mo pa rin siya, di ba? Ginusto mo, nagpakasyunga ka, di ba? At ginawa mo lahat ng gusto niya. Mahal mo eh, no? Pero yun ang alaman, no? Nasa huli ang pagsisisi na kung saan eh, kung niloloko ka na dati, di ba? Pero hindi ka pa rin, oo, hindi ka pa rin tumigil. Andyan ka pa rin, di ba? So ngayon, naghiwalay na kayo, na-realize mo kung ano yung mali mo, di ba? Oo, yung mali mo na kung saan na dapat dati ka pa umalis, di ba? Pero hindi, andyan ka pa rin para sa kanya. Kasi nga, mahal mo. Oo. Di ba? Sabi ni Mark Lawrence, love is blind nga daw. Uy, ano ba? Huwag kang ganyan. Cliche pero oo, totoo. Yes. Hindi dahil sa itsura, no? Kung hindi dahil sa attitude, no? Na kung saan eh, talaga nga namang niloloko na siya, no? Pero nagpapakabulag siya kasi nga naman mahal niya yung tao na yon, di ba? Hmm. Di ba, no? Ay, sabi ni Mariah, di ako naniniwala may napapangitan sa sariling ex nila. Ginawa mo eh, baka di ka pa completely healed para isipin yan, ay. Well, meron din naman talaga, no, na na-realize nila na, ay, syungit pala, oo, kapag di ko na mahal. Nag-trend yun eh, actually, eh. Diba? Si Bianca Umali ba nagsabi nun? Oo, sabi ni Bianca Umali, no, ay, shoutout sa'yo, ex, no, pangin mo pala pag di na kita mahal. Ganun, nag-trend yun.
Siguro, madaming mga tao no, na parang na nabasag yung glass nila sa utak nila na kung saan eh, parang, ay, oo nga no. Oo, hindi ko na siya mahal, napangitan na ako sa kanya. Madaming nangyaring ganun, no? Oo. Siguro ganun din yung nangyari kay Joanne, di ba? So, edi ayun. Ikaw ba, Mariah? Hindi ka pa nakaka-move on sa ex mo, no? Oo. Sabi ni Choco Loco, stupid love yan. Love, soft as an easy chair. Stupid love. Wait, dati ha, ito ha. May kwento ko lang naman ng mabilisan. Dati nung bata ako, gustong-gusto ko yung stupid love na yan. Oo. Tapos nung tumanda naman ako, nagkaroon ng diss track tungkol sa akin. Tapos ang kanta naman is stupid love. O, diba? College ako nun. O, tanong nyo pa sa tropa kung si Third Mendoza. O, sinabi ko talaga pangalan na Third Mendoza sa Facebook. Diba? Alam na alam niya yun. Diss track, par. Gumawa ng diss track tungkol sa akin. Ay, nako. Ano ba pa victim effect yung babaeng yan? Siya na kayo pag-break, pinatulong ko yung gusto niya. O, eh, ako ngayon na-distract. Ay, nako. Anyway, ayun na nga. memories nga naman, di ba? Ay, nako. Anyway, ayun na nga, no? So, ngayon, kung ikaw ay nasasabi mo na yung mga ganyang bagay no, sa iyong ex, no? Eh, di congratulations, no? Siguro nga naman, eh, naka-move on ka na, diba, sa ex mo, no, at nasabi mo na mga ganyang bagay. At siguro naman, no, kung okay naman kayo naghiwalay, no, at wala nang kabiteran, no, wag na dapat mag-hate, no. Wag na tayo mag-hate. Oo, okay na naman at nag-sorry din naman siya sa'yo before your, or after your breakup, diba? And take it, diba? Mature na tayo, di na tayo bata para magpakabiter pa, no? Magpa-dinig sa Facebook, sa social media, no? Sa mga nire-repost mo, no? Oo. Na ganun, hindi na tayo bata. Oo. Well, anyway, Joanne, marami salamat sa pag-send mo ng iyong mensahe, no? Oo. Sa pag-send mo ng isang napaka-strong na message. Di ba? So anyway, etong ating next song, no? Dinededicate ko to kay Joanne. Abra lang naman to. Oo. Abra with the song Gayuma. Oh, para sa mga pangga natin diyang nagayuma. Tayo-tayo tayong lahat. Tayong lahat, sinama ko talaga sarili ko. Oo. Tumutok lang dito sa sesyong same same pero iba. Our number one, 06.7 Energy FM pangga. Huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo.